ko yung place na ano siya, na pabayaan. So, i-ano natin to. I-turn into rice field. I-convert natin siya sa rice field. So, let's take a closer look on this. Ayan. So, mula dyan. Ayan. Kita niyo niya, guys. So, ipapakonvert natin ito na ano, rice field para meron tayo pagbigas. Ayan. So, hindi ko alam kung ilang araw ko gagawin. Pero, medyo palaki ng trabaho ko. Mag-hire pa tayo ng mga ano, hire pa tayo ng kalabaw for this. So, may source naman siya ng tubig. Kaya, pwede siyang gawing palayan. Start na sila mag tanggal ng mga damo. Ayan. So, may iba. Ngayon lang tayo nag-start kasi tapos na yung anihan. So, hindi na busy yung mga tao dito. Ayan. So, from here, yung gagawin natin rice field ito. Ayan. Ito yung first day nila sa pagtatanggal ng damo or paghahawan. So, hindi ko alam kung abot sila ng 1 week or ilang days. Watch out lang tayo, guys! Ayan. So, lapit tayo sa mga tatanggal ng damo ng ating soon to be rice field. Siyang source of water. This is perfect para maging rice field. So, we're paying everything. 350 pesos per day. Free food and lodging. Say hi. Oh, dali, dyan ka lang. Oh. Hi. So, it's there. Day 2 ng ating paglilinis ng ating pasakay. Yeah. Ayan. So, yun ang nahawa nila kahapon. So, today, ito naman yung ginagawa nila. Diba? Hi! So, this is our day 3 of working in our rice field. Ayan, so tinapon na nila dito yung mga tinanggal na ano, damo. Ayan na. So, nakikita na natin, guys, yung gagawin natin palayan. As you can see, wala na ang mga damo. Ayan. So, gagawa na lang nila to ng ano, kanal. Ay, naggawa na sila ng kanal. Baka tomorrow, gagawa sila ng ano dito, pilapin.
susunod namin video, kita na natin dito yung mga palay, patanim, maani. Pero sa ngayon, yan muna update natin. Baka tomorrow, mag-start na sila mag-araro nito. Hanap pa tayo ng kalabaw na marirent. Ang rent ng kalabaw is 500 per day kasama na yung tao. Then, yung bayad sa tao nung nagpatanggal tayo nito mga waste. Sila. Tapos, naggawa sila, I think, 5 days. 5 days sila naggawa. So, ayan. So, dahil rest day sila today, it's Sunday. Ano pa lang naggawa nila? Ngayon na sila. May kanal na sila. May kanal na sila dyan. Hanggang doon. So, pag naano na to, pag meron na tayong kalabaw, aararuhin na nila yan, tapos lalagyan na yan ng pilapil. So, mula dyan, gagawin natin yung rice food. Yan, look at that. So, sana madami tayong maani. So, pag nakisama ang panahon, syempre, tapos maganda ang rice ng palay. Ganda ng araw ngayon, mainit. Gabi maulan kaya yan nasa sila niya. So ayan, wait lang tayo ng update. Pag may kalabaw na, mag-video ulit ako pag nag-aararo na sila. Tingnan natin kung paano mag-araro and paano maggawa ng pilapil sa bukid. I mean sa rice field. Bye! Our day 6 ng ating pagpapagawa dito sa ating rice field. So, today na sila mag-aararo. Ayan. Let's say hi to Kalabaw. Tingnan nyo guys, ganyan kahirap mag-cultivate ng lupa. So, yung Kalabaw, meron din siyang lalay. Kasama na yung rent ng kalabaw doon. Tapos free snacks. Ngayon, dadalag ka ng water.
aside from may nag-ano dyan, nakalabaw, meron din dito kasama tao. Ayan, so may dalawa pa dyan. Nagkakalupay ng lupa. Tapos nagawa rin sila ng pilabi. Para madaling matapos. Ayan nga, pabalik na si Kalabaw. Natin ng Kalabaw. Bababa sana ako kasi maputik. So, dito lang tayo mag-watch sa kanya. Magaling ng Kalabaw. Alam mo yung pinadaanan niya. Yan, ang pambansang farmer. Char. Pambansang hayop ng Pilipinas. Maganda pag mas maaga sila kasi hindi masyado mainit. Ganyan ang pag-aaralo. Bata pa itong Kalabaw. Maliit pa siya. Imagine, ganyan kahirap bago ka magkaroon ng bigas. Hindi pa kasama dyan ang pagtatanim. So, nasa cultivation period pa lang tayo. Para maging malambot ang lupa. Water supply. Lagyan ang pula. Madali eh. Balik, balik! Yan. Ganyan kami sa Pinas. Hindi ko alam sa ibang bansa kung paano sila mag-ano doon. Mag-araro. Siguro puro high-tech doon. Source ng water natin. Ayan. Ibang lakas. Alam na niya kung saan siya dadaan. Alam niya yung trabaho niya eh. To say hi. Pahinga muna siya. Merienda din muna siya. Ang galing ng Kalabaw. Morning. So,
the seventh day ng pag-araro nila dito. So, medyo hinihika ako. And yun, natapos nila ka. Lang 6 a.m. Kalabaw kahapon. Trinabaho ng ating kalabaw. Tingnan nyo, may water na siya, guys. So, pwede nang taniman yan. Ayan. Doon, hanggang doon, sa dulo. Lahat ng may tubig na yan, yan ang tataniman natin ng paalay. Pero hindi pa ngayon, mga bandang December pa. Kasi sasabayan natin yung tanim ng kapitbahay natin dyan ng mga malayan. Ayan. Galing. So, imagine. Gumawa sila 2 weeks nila ginawa to. Kasi nag-stop sila nung bagyo. Mga ano lang, 10 days sila nagawa. Ito lahat yung basura na tinanggal sa kanya. Basura na tinanggal yan, di ba? Nung first video kong video pa. Mayabo. So, hindi ko na siya lahat. Ayan. Mga bato, tinanggal. So, by December, iaano na lang yan ulit. Iaararo na lang ulit yan. Para paglalagay na ng bola, ready na siya. Wait lang tayo ng another 2 weeks or 3 weeks.
importante, ready na siya. Meron na tayong dalawang layhon na pala yan. So happy! Ayan guys, so yan yung mga nakaraan na palayo natin na inanihan ng ng palay. So pinapatubigan lang sila din pag ready na ulit yung lupa at tataniman na ulit natin. So ngayon we'll be working on sa palay na itatanim natin. Dapat maganda siya, kaya tulungan niyo ako. So hi sa ating nagabaw dyan. Siya yung nagararo din nakaraan. Nakatay sa pilate. Baka malaglag tayo, kaya dito muna yung video natin. Magkakaroon niya ng palay sa mga susunod na araw. So ngayon, magsasabog muna tayo. Ayun na si tatay. Saka yung ano natin, partner natin dito sa farm. Look at that. Nakakatakot ang bilabil. Baka mahulog ako. Yung phone ko. Mga nauna na nasinambuag guys. So maghahantay pa tayo ng 15 days to 18 days para tumubo sila and ililipat na natin. So yung sabwag natin na bago, doon natin ilalagay malapit kay tatay. Gawa na yung ating ang tawag dito, flatbed. So yan yung paglalagyan natin ng sabwag. Sabwag ang tawag dito. Ilalagay natin yung palay dyan na nababad na natin for 24 hours. Yan ang ating triple 2 na palay. Medyo na siya. Ayan o, medyo labas na yung kanyang medyo may labas. Ugat ba yan? Ayan, mga puti-puti na yan. Ito ang isasabwag natin. Pag sinabwag na natin to, pag ilang araw na siya, magiging ganyan na oh. Yan, 3 days na yan. Ayan. Makikita mo siya kasi meron mga green. Ayan oh, after 3 days, meron na siyang ganyan. So, babalik tayo dito after 15 days. Galdi pang ginala mo. Hindi na ganyan kasi wala ka doon doon mabuhay. Sabog ng palay.
kaya pala siya sabwag kasi sita sabwag niya yung palay. Ini-spread niya para magkaroon na siya ng ano, ako bumaba kasi maputing pang matagpaba ako. Yan yung plant bed niya. Di ba hybrid yan? Ano ba yan? Yung kanila, triple to din yan. Yan yung galing sa DA. Paingay. Yan ang sabwag ko. Bakit ang sabwag na? So, tapos na tayo magsabwag. Babalikan natin yan after 15 days. Ano yan? Kailangan pang, ano? Tubigan? Hindi na. So, papabayaan na lang natin siyang tumubo dyan. Tapos, hindi na natin siya kailangang diligan or anything kasi hihintay na lang natin na umusbong yung kanya, mag-sprout na yung ano. Pwede na natin siya doon sa ating wala yan. Ayan si tatay ang nakakalakar dito. Yan ang parayan ko. So, babalik na tayo doon. So, paano magsabwag? So, nakita na natin kung paano magsabwag. Madali lang siya, di ba? Kasi gagawa ka lang parang bed. Palay na yon, binili namin yon isang sako. 322 ang tawag doon. Pero, if you're registered sa DA, libre lang yung palay na yon. So, tayo binili natin siya ng 1,200 per isang sako. Tapos, yung palay na yon, binabad natin sa ilog ng
one day, and then look at the iba sana siya. Tapos meron na siyang ugat. So, bali, binabad magdamag, and then binabukasan pag hapon. Hapon na ulit na yun. Saka tayo nagsabuan. Okay? So, balik tayo doon. After, ano, guys, so it's been a while. Dito sa akin na pa develop So, di ba nalinis na ito at naararo? So, ayun na guys. Look at that. Maka-ready na yung mga itatanim na kumpul. Na doon. Either afternoon or tomorrow morning, mag-start na sila magtanim dyan. So, yan. So excited. Ang ganda. So, update ko na lang kayo kapag nag-start na sila magtanim. Tatambay ulit tayo dito. Imagine yung masukal na ano lupa dito naging magiging ano na siya rice field, oh di ba? Damo. So, pabalik ulit tayo dyan next week. Tapos, pinatikin pala yun. Laki na. Harvest na tayo. Ah, saya-saya. Ayan. Ito yung kinonvert natin, guys. Ah. Hi! Hi, guys! Say hi! Hi, guys! May matami. Ayan yun, ha? Nagkagastos tayo ng around 13,000 sa mga tao.
ang maaanin natin. Okay? I will give you a closer look for this. Wait lang. Ayan na siya. Kabongga. Bababa tayo doon. Ayan o. So, earlier in this video, kung nakikita, naalala nyo, maano pa siya, di ba madamo, tapos madumi. Oh my God! Shit! Tapos ngayon, look at that. So, yung water supply natin dito maganda kasi maano siya, sagana sa tubig. So, ayan o. Ayan na. So, sana maganda ang panahon natin hanggang mag-anihan. Let's pray for that. Para maganda yung anin natin. Harvest natin. Yung banda gitna, hindi pa lumalabas yung ano, no? Meron na din. Ayan. So, I'm so happy na marami siyang bunga. Yes. Thank you, Lord, for this. Oops. Ito, medyo mapuno. Dami niyang bunga, magbibigay tayo ng bigas sa harvest. Oo nga. So nice, diba? So, napakaganda lang tingnan na yung pinaghirapan natin na, diba, tingnan natin na kinonvert natin. Kasi wala nang ano to eh. Yung nakita natin, diba, parang abandon na siya. Maraming damo. So now, look at that. Napakaganda. Napakaganda talaga sa mata ng rice field. Ako, favorite view ko talaga ang rice field. Oh my God. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin dito. Ayan. So, meron mga part dito na kinain ng daga. Tapos, ayan o, yung nawarak yung tubigan niya. Pero, naka-recover agad siya kasi pinabantayan natin. Meron tayong taong nagbabantay dyan. Hindi naman ako. Tapos, tinatanggal yung mga damo. Ayan. Ayan o, si ano. Si Kuya. So, sila yung nag-aayos dito. Pero sa atin to, pag na-harvest to, mamimigay tayo ng ano. Thanksgiving. Maybe magpa-feeding tayo or mamigay tayo ng bigas. Depende kung. Depende sa harvest natin. Ano ang kaya ng budget. Okay, see you guys on my next vlog. Char. Wait nyo lang kasi mag-update ako kapag mag-harvest na tayo. Okay, bye! Ayan, mag-wait pa ako doon kayo. So, tapos data. Hindi pa. Gusto dito. So, doon tayo. Baka meron pa tayo. This is ano, 7 a.m. pa lang puso sila. Sabagay maliit lang. Tapos na sila. Akala ko treasure. Mano-mano lang pala. Ayan o. Galing. Ayan na sila. Baba tayo. Saan dadaan pagbababa dito? Tingnan natin. Ay! Arig po. Ayan na, kaanin na sila. Ang galing. Uy, sino yung sumama?
Ayan, so ang ganda ng palay natin. I mean, hinog na hinog na. Mano-mano lang. Akala ko ano yung parang ano. Ah, ginaganyan lang yan. Sabihin, pag mag-aani pala, ginaganyan talaga. Tapos yung treasure, yun yung pagtanggal lang, ano? Ah, okay. Ganda ng ano natin, palay, lalaki. Imagine, kung nakaraan, puro basura lang to ngayon, may bigas na tayo, may pangkain na tayo. So happy, thank you Lord for this blessing. So, ganda pa ng panahon, tapos, ang ganda pa tayo. Tandaan nyo, ito yung convert natin ng palayan. So, as you can see sa video, diba, from abandoned lot, char, naging palayan na siya. Tapos, ayan, nag-ani na tayo after 100 days. So, ngayon, napakaganda ng panahon. Yung napakaganda ng ani natin na palayan. So, mamaya makalalaman natin yung mga kailang sa panahon. Alasin ko kayo nag-start? Bilis nyo. Ilan kayo ang gumagawa? Tatlo? Bilis, kayang-kaya pala eh. Sabi, wala ka man lang guwantes. Mamaya na dali yung kurokan. Parang ako yung masusugatan kung tumingin sa'yo.
sore paa. So, init guys. It's already 1 p.m. Ayun, nag-aalit. Si Treasure. Hindi yung mga bata kasi nag-aabang sila ng matira-tira sa Treasure. Pinakabata ka na dito. Uy, uy. Joke lang. Yan ang pinakamalit pero pinakamatanda. Titibay ng mga kalabaw na. Ayan guys, so grabe ang hirap ng buhay nila. Oh. Pagkatapos nila mag-treasure, binuhat naman nila yung treasure, pupunta sila sa ibang palayan. So, ayan, tapos na. So, ayan, tapos na silang mag-treasure. Nakaano tayo, 11 na sa ako. Pero yung isa, yun yung bayan sa nag-treasure. So, we have 10 na. So, palay pa. Dadali na doon. So, dadali na to doon sa ano. Tapos, ibibilad yan. So, pag natuyo, magiging bigas. Pag natuyo, ipaparice meal. Tapos, pag naging bigas na yun. So, yun. Yung mga steps. Oy, smile kayo! Ay, tarawalan ako dito yung smile! Ayun yung mga sabak. Sabak ang tawag sa kanila. Hi, guys. So, update again. So, nandito na ang ating mga napaani na palay. Look at that. Charan! Yan. So, yan yung 10 sacks. Kasi yung isa binigay natin yung dalawang sacks. Kasi 12 yung na-harvest natin dun. So, 10 sacks. Pero more than 10 sacks yun kasi meron pa tayong pinaharvest sa ibang palayan. So, charan! Magbibilad. Mag-aano na tayo. Binibilad na siya. Sa pag-ani at pag-dali. So, tutulog tayo mag-bilad. Ganda. So, ganito. Pagkatapos mag-ani, mag-bilad pa na.
init. Ayan, so, i-spread ko lang ng konti. Ano lang yun, for photo op. Char-char lang yun. Ayun, init. Sayang ang luta ko. Anyway, so, yan. Basta, try natin mag-gapas. We need to dry the palay. So, yan. Wala tayong dryer. Kaya, binibilad. Para ma-feel mo talaga yung kakain mo because pinagpaguran na talaga. Ayan. So, medyo makulibin kasi kanina kaya ko sila. Pero, lahat ko ng palay na ito. Hey guys, so, nandito tayo sa rice mill at kukunin na natin yung napamolino natin na bigas. So, nagdala tayo dito ng 15 sacks of rice. Pero yung 10 sacks nun is dun sa kinonvert natin. Yung 5 sacks is dun sa iba. Sa ibang pala yan. So, na-produce na sako ng bigas sa 15 sacks is I think 3 sacks plus 27 kilos na rice. I-check natin. Ayan pala guys, hindi pala siya 3 sacks. Bale, ilang sako yan kuya? 8. Bale, yung 15 sako na palay is naging 8 sako na bigas and 2 sako na iba. Okay, so let's see. 6 to go. So, may kasama ako dito. Say hi! Opo, wait lang. There you go. Yan guys, so na-pick up na natin ang 8 sacks of rice. Pero, yun nga po, yung 15 sacko na pala yun, ang nakakinalabasan niya is 8 sack. Pero yung naani lang natin doon sa kinonvert natin na palayan is 10 sacks. Although 12 sacks siya, pero yung dalawa is pinayad natin. So yung 10 sacks. Anyway, so papunta na tayo sa coordinating center ng dating daanin to donate natin yung 1 sack. And hopefully magpa-feeding tayo. Maghanap ako ng magluluto ng lugaw. Okay, say hi. Hi! Thank you, Lord! Madami kaming bigas! Yung iba ibibenta natin, syempre, para meron tayong pang-fund ulit dun sa meron tayong panibagong i-convert na pala yan. Okay? Hi, Lord! Okay, so tingnan natin yung harvest natin na pala, ay na bigas. So, look at that! Ang puti-puti! Ang init pa niya! Guys, so nakita niyo naman yung video kung sa ginawa natin na kinuwag natin na palayan kung nag-ano tayo yun ay bigay na natin yung video na may aso yung may tao yung bigay natin sa dating daan yung 1 sack of rice kasi meron silang free store. So, para makatulong tayo sa kanila, binigay natin yung isang sako na bigas. And then, nagpa-feeding tayo, nagpa-feeding tayo sa mga bata doon, and nag-enjoy naman sila. So, sa next vlog ko makikita ninyo yung mga saya ng mga bata na nakatikin ng free lugaw. Courtesy of my friend, siyang nandito si Angela. Shout out kay Angela dyan. So, ayun. Thank you for watching and have a great day.